Isang maganda at good vibe na umaga po sa inyo dyan, mga ka-DIY. So, ngayong araw na ito, gagawa tayo ng cabinet using plywood and metal paring. Kung mapapansin nyo, medyo kalat-kalat na itong ating hiwa-hiwalay na itong ating mga gamit. Itong toolbox ko dito sa labas. Tapos yung ibang mga gamit pa andyan. So, meron pa rin dito sa loob. So, ayan. Kung makikita nyo, medyo kalat-kalat siya. Kaya, ayun. Andyan yung aking, ito madilim eh. Ito yung welding andun. Tapos yung mga grinder andito. So, ayan. Kaya naisipan kong gumawa ng, cabinet. So, halika. Samahan nyo ako kung paano ko gagawin ng aking cabinet. Bali, ito po ang ating gagamitin mga tools. Siyempre, meron tayong grinder, angle grinder. So, papalitan natin to ng cutting disc. So, yan, rivet. Ang gagamitin natin ay 1/8 by 1/2. So, itong riveter. Itong snips natin, metal snips. So, syempre, metro. So, pagkailangan natin ng mga pangkapit, itong clamps, pliers, vice grips, at saka syempre, itong ating eskwala. So, ayun. Halika. Umpisa na natin ang ating DIY cabinet project. Ito na nga ang ating ang ating marine plywood at ang ating metal paring. So, dumating na. So, bali, ito. Dalawang piraso. So, ayan. So, pwede na tayo mag-umpisa. Kung mapapansin nyo dito sa bawat bend, tinutupi ko. So, para mas madali siyang i-rivet. Tapos dito, sa bandang dulo, sa duktungan, so nilalagyan ko lang siya ng parang tiklop para may dalawang rivet pa rin tayo mailalagay dyan para mas matibay bukod dito sa bawat kanto na i-rivet natin. So, ayun. So, pangalawang frame na to. Tapos, magka-cut na tayo ng mga divider niya. So, bali, ganyan ang ginagawa ko. So, bali, binubuo ko muna itong dalawang frame na ito, tsaka ito, para sa susunod, cut na lang tayo ng cut, tapos rivet na lang tayo ng rivet para doon sa mga divider niya. So yun, natapos na natin ang dalawang frame. Cut naman tayo ng divider. So yun, natapos na rin natin putulin yung alin na pirasong parang division ng natin ng cabinet. So, ayan lang, ginawa ko lang siyang ganyan. Ilagyan ko siya ng parang may tupi. So, para pwede rin tayong maglagay ng rivet dyan sa parte na yun.
So ayun, natapos na natin yung dalawang frame sa gilid. So tingnan natin kung kakasya ang ano, ang ating materials. Pwede pa tayong maglagay ng isa pang divider dito. So ang gagawin naman natin ay yung ano, yung bali ito pala. Ito yung ano, 14 inches. So ang gagawin naman natin ngayon ay yung 3 feet, 36 inches divider. So magpuputol-putol muna tayo. Tapos na rin natin yung ano, yung 12 pieces na 36 inches. Tapos ayan, pinutulan na rin natin siya, ginunting na rin natin siya magkabila. Ayan, ayan, para dire-diretso na tayo kabit. So hindi, kakabit na natin. Bukas na natin itutuloy ito. So at least nakatayo na siya. Bukas yung mga depisyon na lang dito, tapos kulang pa lang isa dito kasi nalagyan mo na rito. Ngayon bukas ilalagay na rin natin yung ano, ating marine plywood. So see you bukas mga ka-DIY. Isang maganda at good vibe na umaga sa inyo mga ka-DIY. So ngayon itutuloy na natin yung pagbuo ng ating tools cabinet. Yun, natapos na rin natin ang ano, ang frame ng ating tools cabinet. So ayan, ilagyan ko rin siya ng mga ano, ng mga support, tapos para medyo matibay-tibay siya. Tapos ang ginawa ko dito sa ilalim ay ano, mga nasa 2 feet, tapos 1 feet, 1 feet, 1 feet, bari 1, 2, 3, 4 ano ba tawag dito, 4 rows siya. Medyo malaki dito kasi ang bala ko dito bottom heavy siya kaysa sa top heavy. So mas magiging stable pagka bottom heavy. Dito ko ilalagay sa ibaba yung mga ano, mga mabibigat dyan. Actually may mga gamit ako sa printing na ilalagay dyan, itatago dyan. So ayun mga ka-DIY, susunod na step natin syempre, lalagyan na lang natin siya ng lalagyan natin siya ng tawag ito, pinakatakip ng ano, marine plywood. Medyo matipis lang yung binili ko, medyo tight budget tayo. Tapos yung mga flooring kung kakasya, pero meron akong ano eh, mga natirang ano rito, mga natirang anong tawag dito, ito itong mga hardyplex. So yun ang ilalagay natin sa flooring sa bandang ibaba. So para matibay siya. So ayun. Sige ka, at tapusin na natin.
Ngayon, ilagay na natin yung mga flooring ng division. Tapos yung ibabaw na lang kulang, tingnan natin kung ano sasobra dito sa plywood na to. Kung hindi, magre-retire-taso lang tayo. So medyo nagkaroon tayo ng konting problema dito. So naikabit ko agad to side na to. So dapat pala yung ano, tinuna ko muna yung pinto. So para ano, so gagawa ko na lang ng paraan to. Siguro isisingit ko na lang dito yung bisagra. Tapos tingnan natin kung ano magagawa natin paraan. So magiging parang ganyan dapat siya. So ayun, sisingit ko na lang ganyan. Barena, rivet. So tingnan natin kung pwede. Kung hindi, paklasan tayo ng mga rivet. Sana pumwede. So kaya dito sa kabila, hindi ko muna siya nilagay. So ayun, lesson learned na naman tayo. Dapat pala inuna natin ang pinto. So halika, gawin na natin ang pinto. Natapos na rin natin yung ano, yung frame sa pinto para dito sa ating ano, tools cabinet. So nakapag-cut na rin tayo ng plywood. So ayun, i-rivet na natin para maikabit na natin. Ayun, matapos na rin natin ang ating tools cabinet. Tsaka ilagay na rin natin siya dito sa may ano, sa may ilalim ng hagdanan. So ayan siya, ayan siyang pinto. Ilagyan ko na rin para medyo safety. Tapos ginawa ko siya ng lock dito para malagyan natin ng padlock. So ayun lang, hindi ko muna siya pininturahan. Siguro pag nagkaroon ulit ng budget, mapipinturahan natin siya. So nakalagay na dito yung mga ano ko, mga yan, toolbox, yung mga angle grinder, drill, yan, ating mga ano, gato, yan, yung pang welding natin, tsaka marami pa. So gagawa ko pa siya ng ano, ng mga layer-layer na box para medyo sulit ang ano, space kasi kagaya nito. Parang medyo kalat siya. So ilalagay siya sa box patong-patong para mas marami mailalagay. So ayun. Sana po ay nakatulong at na-inspire kayo sa ating DIY project. So sa susunod pa natin mga DIY project. See you on our next vlog.